baby girl. Nagbabalik tayo mga sir. Game number 2 ng Virtus Pro versus Hellraisers. Ayan. Natutunan ko yung kay, ano, kay Sean. Pero yun, game number 1 nakuha ni Hellraisers. And we will see kung ano yung gagawin ng Virtus Pro para makabawi. Again, kasama nyo po ako. Ako po si Mau at kasama ko po si Pilad. Kasama ko rin si Juggernaut sa gilid. Pero yun, si tama ano, chill muna. Spirit Breaker. Spirit Breaker, si Pudge. Pudge. Tsaka may natagong Earth Shaker sa likod. Going ready na yan, Borrego. Ready po, Borrego. In for a dunk. Universe. It's a disaster. A Womba combo. CDC. Wala. What happened to the face of the Earth? Pero yun lang. Ano to? Mga B8 versus Cyber Legacy. Mamaya pa yun, mamaya, sir. Mamaya. After this series. So yan. So shoutout muna sa mga sponsors namin. SteelSeries, Predator, Dota 2 Hunt. You can use our promo code LuponWXC para magkaroon kayo ng konting balance from us. And at the same time, kung gusto nyong bumili ng mga items at magbenta rin at the same time. Yeah, so kung gusto nyong bumili tapos biglang nyo ibenta ulit doon, pwedeng-pwede po. Oh. Let's bet. Fast, safe, and secure. Facebook.com/betaboss. Halimbawa, gusto nyo mang gamitin yung pera nyo sa pagpusta, you can use it sa loot.bet. Yeah. Use our promo code LuponWXC. Ay, Lupon lang pala. Capital LUPON and you can double your winnings up to 100 euros. So, one time, big time. Bonus lang po yan. So, as much as possible, maganda sana na gamitin nyo na siya with higher deposit po. So, kung may mga questions man kayo regarding sa Dota 2 Hunt, Let's Bet, or Loot.bet, pwedeng-pwede nyo pong i-message yung Facebook page namin. It is facebook.com/QNXWXC at kakausapin po kayo ng mga representative namin para sa mga inyong mga questions and inquiries. Thank you. Okay. Bilis ng ano. Oh, may transition po. Papaw! Ganun ang ads, di ba? Pero ito, shoutout muna sa lahat ng nandyan. Monix Adolfo, Pats Kalipa, ayan. Ay, kung gaganda na mga ano. Don Loha, Paul Eugenio, Ed Scott Bonton, and Mayo Dos. Ayan. Parley? And, hindi ko nga masyadong bagets yan eh. Akala ko ba 2-0 to ng Bibito, Sir Mau? Akala ko din eh. Oo nga eh. Ang maganda mga sir sa Dota, it is very unpredictable, di ba? Yes. So kahit i-predict natin na 2-0 yan, kahit patingin kong tama ako, may mga dadating pa rin tayo sa point na magkakamali tayo. So yun naman ang maganda. Sabi ni Monique, saan ba tayo? Yung kung B8 Cyber, mamaya po tayo bebet dyan. Pero yun dito, saan nga ulit tayo? Map to winner. Map to winner, Virtus Pro. Yes. Match winner, Virtus Pro. Virtus Pro, yes. First, lahat, all in Virtus Pro, pati first 10 kills and first blood. So, ho-ho. Virtus Pro, ha? Virtus Pro, hindi throw, ha? Actually, yung ganitong playstyle, madalas ko siya nakikita sa Chinese meta. Yung Death Prophet first pick kasi ginagawa nila either carry or mid lane. Na Death Prophet. Minsan nga, pinoposition 4-5, di ba? Pero mas effective siya sa score. So, mid lane or carry. Sa side naman ng Virtus Pro, pareho din, di ba? Mars and Gravestroke, pareho din yung pinipick ng mga teams kagaya ng LGD, Virtus Pro, Vici Gaming, IG, o kung ano pa mga teams ng China. Ito si JM De Leon, lagi itong sumasabay. Pero again, ha, bet responsibly kami, ayun yung sa amin, kasi mayroon tayo yung sariling pondo eh. Pero kung gusto mo yung sumabay, it's all good. Yeah. Pero kung nasa puso mo eh, hindi, 2-0 ng Hellraisers to eh. Yan. Doon papasok yung ano nyo, yung ating hashtag na bet responsibly. Mag- yeah. Diba? Kasi at the end of the day, yung decision mo pa rin yung ano dyan, dahil nga, pera mo yun eh. Yeah. Diba? Para walang sisihan, ayun yung ano eh, yung nangyayari dun sa ano eh. Pag may mga laro yung, lalo na yung mga known team, for example, Fnatic versus a tier 3 team, and then pag natalo yung Fnatic, galit na galit, kasi... Uh-huh. Natalo yung bet nila, di ba? Kaya nga, unahan agad natin ang hashtag bet responsible. Ang linya ko doon lagi, ikaw yung pumindot ng button. Oo, tama, di ba? Ikaw yung pumindot ng button, wag yung player yung sisimo. Wala naman silang pinindot na button, so bakit parang kasalanan nila? Tama. Bakit kasalanan ko? Tsaka gusto ko rin yung sinabi mo, yung ano, very unpredictable ang Dota. Yep. Tingnan mo, I mean, di ba, ang dami natin pusta, ano yung muling laro na pinusta natin? Yung natalo pa ako ng 150. Ano yun? Umaga yun, umaga Team yun. Strawberry versus X-Loki. X-Loki, di ba? Yeah. Mga sir, kikwento lang natin. Nasa Strawberry. Yeah. Pero ang nanalo nung Game 5 mismo, kung saan tayo bumet, po, X-Loki. Yeah. X-Loki. Di ba? Hindi naman ako puminoy na, hindi, mananalo yung ano dyan. Yung kala, I mean, X-Loki, ano na yan? Sige, doon ako sa kabila kasi may ano. Di ba? Ako kasi nagbet ako doon sa na team na yun dahil alam kong nasa momentum sila and kaya nila. Pero ano nangyari? Di ba? Lumalabas yung ibang brand sa jacket ko. Lang. Shoutout ka ba sa SteelSeries at sa Predator? Oy, Jao! Shoutout sa'yo!
Okay, shoutout daw kay Terence Bombita at sa 7 pul... yun lang. 7 pulgada. 8 gahaba. Ayan. Hindi nyo gayain to. 5 lang. 5 pero ano, 5 de maling. 5 de lapad. 5 de maling. Diba? Ayan. Shoutout daw sa kapatid niya, si Rolly. Rolly's birthday niya tomorrow. Happy birthday sa'yo. Yan, sabi ni Dave Lynn Collis. Wow, kasi ato pala to. Gusto ko yung, ano, yung composition ng both teams. Una-una yung Death Prophet and Mirana kasi si Death Prophet innately gusto niya laging kumuha ng Yules, di ba? So, siya yung magiging follow-up ni Mirana kung sakasakali man. And as a carry or mid Death Prophet, mabilis ka naman magka-farm. So, around 8 minutes to 12 minutes pwede nga magkaroon ng Yules Scepter. Pero yung sa Virtus Pro, hehe, Lich and Grimstroke plus Mars. Well, traditional combo ng 5 and 4. Fireworks yan eh. Parang ano yan eh. Parang maganda festival. Gagawa ka ng stage. Magpapalagay ka ng mga yelo sa gilid. Tapos konting mga pausap. Kaso baka magalit ang Henry, sir. Kasi sabi nga ng batas, no mass gathering. No ano, no gathering of... dati, from 50 people, bawal. Pinabahan nila ng 20. Ngayon, kahit 10 tao, bawal. Mapapana ka. Baka magalit sila. Kasi syempre, kita-kita kayo sa loob ng Mall of Asia Arena. Yeah, oo. So, mahirap yan. Sa, si, ano, may nakausap ako. Ayun, hindi ko ba. Ayaw mo na nga. Next time ko nagkikwento. Hindi pwede. Off-cam na lang. Ron Loha, shoutout daw kay Edgar. At sana manalo daw uli ng 500. Well, good luck sa'yo. Gabs daw, shoutout. And Marshall Perez. Ayan. Sedi Paderon, no? All in BP kasama ng Brief. Yawn. Delikado magsama ng Brief, boss. Baka wala nang bumalik. Kaya bang 2-0 ng Fnatic yung NIP? Ganito yan, sir. Ako. Kala ko Dota. Teka lang, sagot. Sa CS ko to eh. Kanina pa yun eh. Betlords yan si tropang ano eh, Tony. Kung ang first pick dito ay yung first map pick niya ni NIP, nanalo yung Fnatic ng first game, 2-0 yan, Matic. Ah, talaga? Pero, wag lang mapuuwi sila sa Vertigo. Ay, talaga? Kasi yung Vertigo ngayon yung ano yung... Yun yung sakit sa ulo. Masakit sa ulo ngayong mapa kasi mataas yung skybox. Yun yung parang, ano, nahihilo ka, di ba? Mataas yung, ano siya eh? Literal, literal na mataas. Tapos yung mga gilid niya, pag nahulog ka, deads ka. Ah, talaga? Di ba? As in, literal, deads ka. Pag nalaglag ka, oo. Yeah. So, mataas ang skybox, and then, mabilis makapunta ng site, mabilis ma-access yung site. And actually, hindi ko nga, ano ba sa tingin mo, direct, city o T-side yun? T-side? Diba? O, T-side pa siya. T-side? Hindi siya katulad ng Nook. Ang Nook kasi, mahirap i-infiltrate. Lalo na nung kaputukan na yung Astralis. Yung... Tsaka masama yun kasi Nook-Nookan ng yabang. Nook-Nookan ng yabang. Yan. 2-0 yan. Kaya ng Fnatic yan. Tiwala ka lang kay Brolan. Yan. Brolan ng JW. Pag nagka-momentum yan si JW. Yes. Tsaka siya shoutcaster. Kasi minsan inaaway na lang shoutcaster eh. So, tiwala ka siya shoutcaster. Tiwala rin kayo siya shoutcaster. Pero yun, luwang yung draft habang nagkikwento si Boss P. Gustong gusto ko yung Ricky Maru pick. Unang-una, tatlong malambot sa side ng Virtus Pro. Great counter siya sa Slark kasi kaya mo siya i-punish, di ba? And yung dalawang support, tingin ko talaga mapapunish siya ng Ricky Maru pag nagkataon. So, yun yung mag-work. Ah, sabi nila, yung Slark nga daw ang pangontra dun sa ano, sa Ricky. Pero sa tingin ko, baliktad eh. Goes both ways naman. Diba? Kasi kapag natali mo si Slark, ay si Ricky, na pounsan mo. Hindi siya pwedeng mag-trick sa as far as I know. Tama ba? Hindi ako sure. Baka pwede. Pero alam ko bawal kasi bawal kang mag-trick kapag ka naka-coil eh. So, ganun lang. Bawal kang mag-trick pag naka-coil? Ang alam ko, Dream Guard. Pwede ba? Alam ko bawal eh. Oo, bawal nga. Bawal. Ang iniisip ko, hindi man tatama yung coil kapag naka-tricks ka. Hindi, kapag yung pala baliktad, coil muna yung mauna and then tricks of the trick. Yan lang naman. Pero yun, great hero composition sa Hellraisers. Unang-una, kapag ka nagbato ng Soulbind, pwede kang pwede mo i-swap kagad yung isa or kung ano mang ano. Halimbawa, i-swap mo yung tinarget talaga ng Soulbind. Hindi mo lang kagad mahuhuli yun, di ba? Pero once na mangyari yun, tanggalin mo yung may hawak ng Soulbind, ilayo mo siya para mawala yung Soulbind sa paligid. Pero in some cases, mahirap yung hulihin. Pero kung pwede, gawin mo. Ricky Maru, again, great counter doon sa tatlong heroes ng Virtus Pro. And Death Prophet is very strong kahit sa loob siya ng Arena of Blood. Bato mo yung exorcism mo, Yules ka saglit. Pagbaba mo, inaatake sila ng mga multo mo. So, gusto ko yung lineup ng Hellraisers. Tatalunan yung ano, tatalunan din ang tatalunan ng Ricky Maru yung ano, yung Grimstroke. And, ang kaya, ang may kaya lang dyan si Grimstroke kasi pwede siya mag-Inkswell. Yung Grimstroke, pero saglit lang yun. Kasi, hindi, kaya mo i-dodge ng ano, Tricks of the Trade kasi. Ayun, yun pa. Diba, pwede mong i-dodge yung ano,
Kaya nga, sabi ko nga, kung mag-i-inkswell ka sa sarili mo, doon para mag-charge up, and then, pagpuputok na yung inkswell, mag-tricks of the trade ka lang, and then diretso ka sa kill. After nun, wala na. Yep. Phantom Embrace, pwede. Sa ramp, boss pillage, madalas naglalaban. Yes, battlegrounds talaga yan, yung ramp. And depende, lalo na pag may op, lamang yung city. Pag walang op, kaya agad mag-push ng city. Ay, ng team. Hindi ko lang pinopromote mga sari yung page ko at Instagram ko kasi hindi naman ako talent. Proud lang ako. Pero, ayun na lang follow nyo, yung Lupon Double XC. Yes. Tsaka yung Kuya Nag Double XC. Kasi dyan din naman ako nagtatambay. Tambay. So, ayun. Ay, ako yun, di ba? Ako nga, yung page ko, puro ano na lang ha. Twice memes. minsan, ano sa yung mga... Anong tawag dito? Late game reactions. Kunwari, ito yung kinas natin na Virtus Brunel Racer. For example, yung abot ng 70-minute game. Tapos bakbakan ng malupit. Yan. After nung game, magpapopose ako dyan. Walang yung laro yan. Blah, blah, blah. Yun yung mga ganun, di ba? So, follow nyo lang kami dyan. Yun sa Twitter and Instagram. Follow nyo ako. Mga sir, kung hindi kayo makapag-bet doon sa isa pang betting site, punta po kayo doon. Loot.bet. So, loot.bet. Ah, pera lang yung kailangan nyo dyan. Pero it works. Nandun po itong game na to. So, pwede kayo mag-bet. Pero still, please bet responsibly. Huwag nyo nung maubusin yung pera nyo. Pero sniper pick. Hung, ganda. Mars at sniper. So, umaga meron kang guardia civil. Tapos meron kang sniper sa likod. Ganda nung ano. Ang ganda nung... para sa akin, gusto ko yung Slardar. Teka lang, ano to? Ah, mid-death profit na. Maganda yung starter pick ng ano ng Hellraiser. Mukhang delikado yung ano natin ha. Ha. First blood first. Tapang nung sniper nila eh, 'di ba? Kasi Ricky tapos biglang nag-slider pa rin ng Hellraisers. So ang dami nila pang huli. Again, that profit din pwede rin yang hulihin yung sniper, 'di ba? Useless lang niya kagad. Pero ang maganda kasi dun sa lineup ng Virtus Pro, given na meron silang sniper, still meron silang Mars na pwedeng magbantay dun sa sniper. So naka-position lang siya sa unahan ng sniper to secure yung buhay. Ganun ka katapang mag-sniper pick, katapat mo sa lane is, you know, Death Prophet. Death Prophet, kahit hindi naman mag-click yan, kaya mag-last hit yan with the swarm. Eh. Mga sir, hulaan nyo kung ilang oras kami natutulog dito. Bibigyan ko kayong clue. yun na lang masasabi natin. Oh, natutulog naman kami. Shout out kay Juan Franco na nag-share ng stream. Oh, masipag yan. Pagka-start ng live natin ng mga alas 3 ng umaga, nag-share yan. Ayan, ng hapon. Alas 3 ng hapon, gising yan. Hindi ko rin alam kung paano natutulog yan. Hindi natutulog yan si Juan Franco. Kapag ano yan, tawag dito, ang pantulog niyan kapag binigyan ng trabaho. Kapag may dagdag trabaho, okay. Buhay na ulit si Juan Franco. Tony Paulo, paano mo nalalaman kung T-side or City-sided yung mapa? Pumunta ka po sa hltb.org, mga sir. Ayan. Ay, ano, sir. Punta ka dyan, tapos basahin mo yung statistics ng mapa. Kahit pistol rounds nakalagay dyan. So, doon ka makakapag-decide pag nag-bet ka. Especially for the over-under. May nag-tip kanina dyan, over-under na lang tayaan mo. Kasi malaki yung odds doon eh. Malaki rin yung ano. Kumbaga, pag yung isa 1.9 sa kabila 2.2, mga ganun. Ah, ganun ba yun? Ay, di. Sorry. Kunwari, ano, 0.98 plus yun sa kabila 1.17, mga ganun. Ah, or tama, something. Tama. Maliit lang yung diferensya. Tama. Pero, lagi mong ano doon, magiging favorite number mo kasi doon 11. Bakit 11? Kasi pag over-under, ang pinaka-default ng over-under is 26 maps. So, kailangan, kung nag-over ka, kailangan total ang score 16-11 mataas. Kapag nag-under ka, 16-11 pababa. Ayan. Yan. Pero ito, Dota muna tayo. Ayan, uy, tingnan mo siya, biglang bawi. Oh. Talaga naka-caps low, yung guwapo. Ano, sa akin, pinagmamalaki ko yung kaibigan ko. Good ako pick. Hindi. Good pick ko yan. Good pick ko yan. Nung sinabi mo sa akin na, Mau, ano, na, Pilage, baka may kilala kayong mga GA. Eh, di ba, syempre, ang dami kong ano kanina. Yung pinaka-bet ko, hindi tumuloy. Sino ba yun? Dami mo naman bet, boss P? Hindi. Yung pinaka-gusto kong ano, kasi di ba nga sabi mo, sabi niyo nung una, kailangan nandito. Meron akong isang pinitch, hindi naman siya pwede. Okay, sige, out. No choice ako. Ito, nasa ano, ibang abroaders. Pwede ba to? Magaling to. Ito yung gumawa ng ganto, nung ganyan. Di naman magaling yan si Juan Prang. Diba? Shoutout dyan. Alam yun. Nakasal lang ako lagi dyan kay Juan Franco. Pag gusto nyo magpagawa ng ano dyan, yun nga lang eh, kung may oras pa siya. Hindi lang ako sanay mag-compliment Juan Franco, pero alam mo na yun. Hindi ka magaling, na joke lang. Nawa yun, no? Hindi talaga ako sanay mag-compliment, alam naman nila dito yun. Pakilala muna natin ang, yun lang, add to heart. Ang mga manalaras sa magkabilang kupunan, feeling ko may swerte ako. So ako magsisimula sa side ng BP.
Ayan, Solo sa kanyang Lich, Zayak for his Grimstroke, No One sa kanyang Sniper, INTW for his Lark, and Resolution sa kanyang Mars. And sa side naman ng Hellraiser, si Nyx sa kanyang Ricky, may Poshka sa Vengeful Spirit, tinanggal po nung cameraman, cast kay Sunny sa Death Prophet, Roger sa Mirana, and si Phonic sa kanyang Slardo. Okay. Josh Ignacio, yan palabas Daddy ng ads Bautik. Sa loob, sa loot bet. Mga idol. Sige po, saglit lang. Ito, ilalabas na natin in a bit. Loot bet, pasok. Oh, di ba? Oh, mabilis yan. Bumaba. Ay, hindi. Tama, nagpantay. Oh, lumipat yung Yamado sa Hellraiser. Wait, teka lang. Saan tayo nabusta? BP tayo nabusta eh. Huwag kang hey! Hey! Ay! Napakagandang move. Don't proceed. Yan. Pasok nyo ako sa Discord. May checkpoint. Yan. Tigil na. Okay, very good. Itago mo yung kontrabando, lumabas ka. Itago mo yung kontrabando. Huwag kang pumunta dyan. Paano nyo nalaman kaya yun, no? Eka. Hindi, napap yung smoke. Hindi, yung si, ano. Uy, teka lang, bibili mo rin tayo. Solo! Uwi ka na rin. Huwag kang mag-solo dyan. Eh, Stark, tulungan mo, Stark. Kaya-kaya yung dalawa yan, eh. Pro shield. Oh. Sige. Bebo kang, kaya mo yan. De, ayan yan, pinakikita ko sa inyo. Kaya hindi ako yung personal bet kapag yung kunwari alam ko magkakasako din ng game na to. May words nga, naita nga, sorry. Diba? Naita na natin. Magpag ako nagbet, kung ako natin. Personal na money ko, nagbet ako sa Virtus Pro tapos alam kong ikakas ko to, yun ang pinakamaling ginagawa ko. Kasi, di ba, pinakita ko sa kanila, so, may bet tayo eh. First blood. Wag, nasisira yung momentum mo kasi magiging one-sided ka. Kaya kapag nagkakasako, hindi ako. Wala, ako di naman one-sided eh. Hindi, kapag kasi na-realize ko kasi nakapag-analyst ka, dapat hindi ka one-sided. Tama, totoo. Okay lang siguro yung play-by-play kasi sila yung nagbibigay ng hype eh. So, pero as analyst kasi... May bubulong ako sa'yo mamaya dyan sa fact na yan. Yeah. Mamaya. As analyst kasi tingin ko, kailangan fair ka lang para mas mabigay mo yung magandang insight. So, nasanay na rin naman siguro ng ganun. Pero Courier, patay yung Penguin. Madadali. And, shoutout kay Jonathan Deso for sending the 100 stars. Yeah, maraming salamat. Nauna na yung soundboard natin. Dapat kapag may 100 stars nalabas sa screen. May mga gumaganang din. Oh. Yung MLG. Oh! Mas effective resolution na carry kaysa mid laner. Actually, offlane siya dito. Offlane po siya dito, mga sir. Ayan, Mars. In some cases, sobrang effective ni resolution kapag meron siyang farm. Yun na lang yun, di ba? So, kahit anong role niya, as long as mayaman siya. Okay, tumama yung araw. Ayoko siyang carry. Kasi massive na player yan eh. Yung naalala mo yung run niya, Digital Chaos. Tama, di ba? Digital Chaos, TI6, di ba? TI6, yes. Yung Team Verso niya, malakas ang loob mo. Team Verso, may kasama kang Oracle. Yun yung nagpatalo sa TNC. Mm-hmm. Di ba? Yun yung game na tinalo nila yung TNC after beating OG. Mm. Pero ILTW, ay! Bounce out! Naalala ko mayroong siyang game na ano na siya, J-Storm, VGJ Thunder, ay VGJ Storm, sorry. Pero wait lang, HR, Phonic. Hi, let's go! wala naman. VGJ, ano sila, ng Storm. Hmm. Tapos sobrang yaman niya, literal na parang, kalahati lang ng net worth. Yung net worth ng kalaban, kalahati lang nung kanya. Parang ganun siya sa kayaman. Ang problema siya lang. Tapos namatay siya ulit. Walang buyback. Hindi ba yun yung OG yata yun, kalaban nila. VGJ Thunder, TI yata. Hindi ba yun yung dahilan niya si Snaking? Yung Tinos? Mm-hmm. Hindi ba yata yun? Iba pa yata yun. Pero nangalala ko OG. Big time din siya dun eh. OG TI8. Lamang VGJ din Thunder siya dun sa lane eh. Pero ito, oy, Death Prophet, mamamatay! First blood is real! Ang kulit nyo eh. Amit yung inyo eh. Trust the process. Eh, nanalo din si JM. JM, ha? Okay na tayo, ha? 1-0 na. Pero mahirap talaga yung lane para sa Death Prophet kasi sniper talaga, very strong laner talaga yan, lalo kapag hindi siya kaya pasukin noong kalaban. So, mga heroes kagaya ng Void Spirit, Ember Spirit, Storm Spirit, Earth Spirit, yun sana yung malakas against dito kay sniper. Pero kapag naglalabas ka lang ng spirit, hindi ka ganun kalakas. Yun naman yun. Ako, yun, kaya nga sabi ko kanina, bold move yung sniper. Kasi, kung maging sniper ka lang at aagawan mo lang ng last hit yung katapat mo, hindi mo magagawa yun sa isang Death Prophet. Dahil may pan-last hit pa rin yan. Pero ito nga, mabibigyan ba si Resolution? Naalala mo yung solid pushers versus pathetic cheaters, yung nag-sniper kami. Kasi ang mindset namin nun, ang pipick ni Ewe, either OD or Medusa. Parehong kinakounter yun ni sniper. So may mga ganang instances si sniper na sobrang lakas niya sa mga heroes na hindi siya kaya pasukin. Si Death Prophet,
okay lang kasi magkasabay kayo ng farmer, tingin ko. Mm. Kasi ikaw, hindi ikaw yung traditional mid laner na nakadepende lang sa levels. Kaya mong mag-farm. So kahit na, parang Medusa, kahit na sabay lang kayo ng kalaban, as long as nakapag-farm ka, mas malakas yung timing mo compared dun sa kalaban. Sa kalaban. Death Prophet against Sniper. Tingin ko Sniper pa din mamamayani hanggang huli. Pero, we will ako, see. Ako kung ako yung Sniper, as long as walang mga heroes na that can immediately go in sa sa'yo, sa tabi mo. Yeah. Like for example, ayan, mga ganyan, Ricky, Slark, Phantom Assassin, yung mga ganyan. Kung ay ganun yung mga ayun ang lineup ng kalaban, tapos nagkataon na ikaw eh, nag-second pick, third pick Sniper ka. Eh, tapos ang boxing talaga. Dahil ang Sniper, kulang mobility niyan eh. Though magkakaroon niyan, 4-stop lang. Kaso, sobrang tumal naman ng direction. Situational one, pa din yun eh. Uh-huh. One, ano lang, talagang one lane ng, ano mo, one lane lang yung pupuntahan mo. It's either direction-direction, one straight line pala yung pupuntahan mo. Kaya okay din na meron silang Mars, pero, wala. Mahirap din yun eh. Actually, maganda nga yung lineup ng HR para dun sa Sniper pick eh. Kasi meron silang pang huli sana nung Sniper. Ang problem nila kasi walang setup si Death Prophet, di ba? Wala siyang way para pigilan yung movement. Wala siyang stun, wala siyang disable doon sa Sniper. So, ang hirap patamain ng pana. Which is yun ang kailangan mo nga para sa isang Sniper. Kaya ka nga, di ba, tatalunan. For example, like, may stun mo, mga ganun. Dito naman sa kabilang side, yung Ricky, grabe naman yung laning niya. 26-14 versus 20-3. No? Roger? 36-22. Wala. Oh, and, when you're done, try nila patayin. Rotate pa siya doon. Tinamaan pa siya sa Tadjang nung araw. Ito ang Madaya, yung Spirit Siphon. Hoy! Dapat napigilan niya isang normal attack ni Kaysani nung assassinate. So, every second count naman. And, dito naman sa kapunan sa inyo, napako na nga sa kapunuhan, pero blink out lang. Isama pa ang tricks of the trade. No spillage, shoutout here from Lane, maayong buntag. Yeah, shoutout sa'yo, sir. Mayodos. Bakit nose? Oo nga eh. Baka bow spillage. Ba tingin ko, ano yan? Typo. Sa ano? Bow spillage. Anong tawag sa ganun sa... Typo. Oh. Typographical hindi. Error. Ano, yung mga biglang lumalabas na word. Ah, ano? Autocorrect. Autocorrect. Naka-autocorrect. Yeah. Kala ko ano yung pop-ups. Missing Rezo on the DC days. So, di ba? Mm-hmm. Grabe rin yung lineup na yun ng DC. Actually, karamihan ng team ni Rezo maganda talaga. Naalala ko yung ano niya. Empire Stain. Yung nag-stand-in siya sa TI. TI 5 yata. Eh, siya kinuha ng OG dahil ang ganda ng performance siya doon eh. Pero ayun nga lang. Oh, TI7 pala yun, bale. Pag napapag-usapan talaga, napipitas eh. TI7 yun, oo. Tapos kinuha siya after nun. Tapos nag-try pa sila, pati si ILTW. Nagkataon lang na biglang bumalik si Ana. So, Ana is back. Ganun lang naman yun. Diba? Umusay. Eh, yun yung nagaganon siya sa stage. Diba? Oo nga, tama nga. Bot. O, ano nga, autocorrect nga. Guling naman ni Bospi doon. Predictor. Oo, syempre. Diba? Jamorant! Yan, shoutout sa'yo. Pero ang crucial na nangyayari ngayon para sa HR, kailangan nilang pigilan sa pag-farm ng Slark. Kasi very strong din yung movement. Oh, ganda! Ang sinasabi natin, wala, Spirit Siphon. And in-spam na lang niya dito, yung first kill. Grabe naman. Zayak is there. Buti na lang, makakapatay sila dito. Mapapatay nila sa push ka. And at the same time, si Death Prophet, dahil nga masyadong umasim. Yeah. Nag-on ng exorcism, di ba? Nag-pop. Sobrang sulit nun sa Grimstroke, actually. Kahit na namatay yung Sniper. Hindi ka pa nasa mali dun? Hindi, kasi level 2 na siya. Ay, level 5 na yung Grimstroke. Kasi nakapatay siya ng dalawang hero. Isa pa dun yung mid laner. So, hindi niya na kailangan bilhin yung Tome of Knowledge. Ibibigay niya na kay Lich. So, pareho silang maaga yung mag-level 6. Uh-huh. Yun yung maganda na nangyari sa Virtus Pro. Kahit namatay yung Sniper. Sniper kasi makakahabol siya eh. Mayroon naman siyang neutral camp dun sa baba, yung dalawa. So, as long as meron nun, okay lang. Napop yung EXO, so at least medyo matagal. Siguro mga 10 minutes ulit lalaban 20. Yung HR. Pero ang gandang pounce dito kay Slardar. May kasama pang Dark Pack. Pero ito yung sinabihin ko sana na gusto ko yung Slardar pick against Slark kasi once nalagyan mo ng corrosive ace yan, magpa-pop at magpa-pop siya ng Dark Pack. So, yappy. Pag nag-pop ng Dark Pack, ang dami mong pwedeng status na pwedeng ibigay sa kanya. Pwede mo siyang i-magic missile. So, lockdown and then pwede mong pwede nyo nang papakin. Mirana, nandun din. Pwede mo rin ino. Pero again, another pounds dito. Hey, Death Prophet naman. Dark Pack will hit. Assassinate as well. A couple more of Right Mix and Death Prophet will go down. Pero nandito na yung responde. Punik. Nakapag-blink siya. Rather, tumalon.
Leap in pa nga dito si Roger, pero yun lang, mamamatay yung Slark. Hati-hati naman siya sa pera. Pero yun, diba, nonetheless, still, namatay si Slark doon. Siya yung pinakamayamang hero doon sa map. So, may pera pa din na nakuha. Pero hati-hati yun eh, doon sa 166. Magkano? Tignan mo. 166. Buti po 166 sila. Hindi, error lang yun. Pag tinignan mo yung fight recap noon, tag kakatuting lang sila. So, 166 divided by 4? Divided by 4, oh. Yun nga yung error niya ni eh. Dapat nga bina-adjust na yun ang dati. As far as I know, ganito. Well, baka naman, Volvo. Each na kalagay, diba? Kasi, yan, Mark Valeriano. Kasi isipin mo, apat sila, tapos each. Eh, di magkano yun? 500, 600 pesos. Diba? Medyo OP naman yun, na walang streak yung Slark. So, hindi siya, imposible ano siya. Belmont Joe Candelaria, mali po yung title ng title sa laban ng Geekcomverse MS kanina. Saan po yan? YouTube? Shoutouts pala sa team YouTube na nanonood dyan every time na may yung replay natin. Ayan, pasuyo na lang ako. Direct pa ano na lang. Nagkamali si Taguro. YouTube ata yun. Nadali si Taguro ni ano. Nadali ni Taguro. Boss mo, kinabahan ka ba sa prank sa'yo ni Gwenik? Actually, kinabahan ako. Totoo naman. Kasi ako, naisip ko na agad na oo nga, sayang nga naman yung ano. Yung kung ano man yung plano nila kung Gwenik na dapat. Oo. Kasi nakikita ko lagi si Gwenik, diba, sa sobrang sipag niya magtrabaho. Kaya ayoko na parang napupurnatan siya. Yung mga ginagawa. Kaya ako alam ko na yun eh. Eh, siyempre ako, may bigalibol ako. Hindi yan o, hindi yung alam ko na sinabihan ako. Hindi, sinabihan ko, boss. I mean, alam ko na nagpa-play yung awesome lang si Gwenik. Ah. Kasi kitang-kita ko sa mukha eh. Kitang-kita ko sa mukha niya na, ba't naman ganun? Saka daw thumbnail, baril din daw yung thumbnail. Ha? Kaya, hindi, ang Geek Farm laban kanina, isang OCY, isang, So, 4 games yan, double check mo lang. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, Belmond. Belmond Joe Candelaria. Belmond. Kitchenomics. May of yun. Ayan, maraming salamat. Pagpasensya niya na kami. Sumasabay din ito kagabi si Robert Guevan eh. Op, HR, kita si Roger dito. Ay, yan na. Yun lang dito, mama, Spirit of Mars. God's Rebuke will hit, pero oy, you and me under the moonlight. Arrow will not hit, Exorcism will be pop, may kasama Spirit Siphon, Swarm, and yun lang. Nahulog sila sa patibong ng Mars, and Dead Prophet will go down. Pero yung Mars, mababa na yung buhay. Pinulak with the God's Rebuke. Silence, Ricky, nandito na. Papalo pa sana ng isa, pero naku, ito naman ang pagkakapotok ng Inkswell dito. Arrow! Kasi si Phonic. Lalaban ba, Slardar? Medyo maku. Pero hindi ko na. Arrow, ayos, assassinate. Uy, still alive. Ayan. Astrid Reds din siya. Death Rabbit lang ang mamamatay. Yeah. Napapa yung EXO again. Sobrang sulit. Every time na mamapatay mo si Death Prophet na gumagamit siya ng EXO, di sana nakakuha ng objective, di ba? Gusto rin sana lang makakuha ng at least 2 kills doon, pero ang ganda kasi ng Arena of Blood. Kaya sinabi natin, as long as nasa Arena of Blood yung mga heroes ng HR, then nasa labas si Sniper, paalam yun sa mga sa nila. Kaya kapag nag-level 25 of level ano yun, 30 yung Mars, sobrang lakas. Kasi di ba meron yung HP region yung ano? Yung Arena of Blood. Or armor, pili ka lang doon sa dalawa. Napakahusay. Hindi natin mapag-usapan yung topic natin, ha? Medyo ano yung umiinit yun. Ano na lang paborito mong game, maliban sa Dota? Ayun nga, di ba? Ako, ano ko eh, I'm more of a console player. Ay, talaga? Bago kasi ako nag-Dota. Well, nag-Dota 1 nga ako, di ba, sabi ko. Kaso, natigil yung pag-Dota 1 ko. Di ba nga, ang sabi ko nun sa'yo, ang inabutan ko lang, ang huling-huling laro ko ng Dota 1, yun yung patch nila Kunta. Oo, oh, yari ka muna. May swap dito. Kay, sino ba to? Ay, talaga. 6-6 Nascar. So, ano, alay lang naman yun, ba? Bigay ka information for your team. Pero ako, Dota ako since birth. Pero kung papapiliin ako ng laro na talagang kinaadigan ko. Since birth, ano? 36? Manaw na pa ako sa'yo. 6.27 ako. Hindi. Wala pang katapos. 6.29 ako nagsimula eh. 29 yata labas ng Mirana, hindi ako sure. Beastmaster. 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 33 yata Mirana. Ganun. Basta yung patch na bago, sabay-sabay si Kunka, si... Eh hindi, ano na yun? 40 plus na yun. 40 plus na ba yun? Ayun yung last pong laro. Hindi ko kasi inabutan si Slark sa Dota 1 eh. Ah, talaga? Hindi inabutan niyan. Ganda pa naman yung trailer niyan. Slark, Winter Wyvern, Legion Commander, pero ito, Arena Blood na ibaba. Naku, delikado na naman dito yung Death Muppet. Nawala yung Rapid sa pangalan niya, puro na lang death. 7-6 ang ating score. Ang magkasama ay yata, ano? Kunka, solo Slark, Undying. Yun yung mga patch nun eh. Kunka, Undying, si
Darkseer, yun si Darkseer, kamukha pa ni Bounty Hunter yun eh. Oo. Diba? Si ano, Ishkafel. Si Ishkafel, oo. Yun yung basta, marami yun. Hindi, ang magkasabay, ang magkasabay, Spectre, tsaka, ano, tsaka Darkseer. 33 yata, sila yata yung 33, okay. Or 29. Hindi ako sure, basta Spectre dahil. Ang tawag ko doon, Dark, ano eh, Dark Mortred, ang tawag ko doon. Ah, Dark Mortred. Eh. Kasi diba yung... Pinaitim lang. Ginawa lang siyang shadow, ano. Ah, totoo yun. So, yun, yun yung huling-huling laro ko. Then, yun nga, hindi ko inabutan yung Elsie's, Lark, Skyrat Mage, Winter Wyvern, hindi ko inabutan lahat. Elsie's, Skyrat yata magkasabay. Naalala ko. Diyan sa mga nasa lineup na yan. Ay, hindi. Malamang yan. Mga original heroes yan. Grimstroke pala sa Ayan. Slark at Apa daw ang magkasabay. Hindi, hindi. Apa, tama, Apa. Ano pa yung BKB ba yung SS ni Naix? Unang-una, Transignasya. Hanggang ano yata, hanggang mga 6.40. Tapos napalitan na siya. Kasi isa sa mga pang beginner heroes yan eh. Tsaka Rate King. Isa-isa lang ang pipindutin. Isa lang pindot rage lang. Lang. Oo, R lang. Kasi BKB diba? Ka pa. Ayun yung ang ano mo. Apa talaga. Slark at Apa. Lifesteal. Parang merong semi-poison tsaka slow. Yeah, pero exorcism muna. Ikaw commit nila dito sa Tier 1 Tower. Ito yung kauna-unahang masusulit nila exorcism. Kaso masyado na late para makuha mo yung Tier 1. Kasi gusto mo sana mga around 7 minutes to eh. Ganda yung offlane usually. Ganda ng pwesto ni Fanic dun sa gilid, no? For safety. Kasi kung sasabay sa creep lane, pwede siyang pumasok. Or kung mag-smoke sila from the jungle, mabe-break yung smoke. Pwede sila. LC Timber, sumo magkasabay? O bakit, hindi ko inabutan yan. Hindi ko inabutan yan. Phoenix, alam ko. Phoenix, alam ko anim sila nun. Kasabay yata niya si Invoker. Yung mong ganun. Alam ko anim, marami yun eh. May instance na maraming player, ano. Heroes yung nilabas. Oo, magkasabay yung Phoenix ata tsaka Invoker kasi. Tapos may isa, may apat pa. Doon sa skirmish ng ano. Pero ito, Earth Spirit again, Death Puppet. Pero, uy, Ricky, nag-blinking siya. Ito na yung sinasabi ko sa'yo kanina. And INTW Delicado, hindi niya alam kung paano niya mamicrosin yun. Smoke screen lang. Isa sa pinaka-oping skill ng ano ng Dota. Kasi tatlo yung debuff niya. Miss, Silence, tsaka Slow. Pero ito, nag-swap sila ng kill. Pero napakagaling naman ang ginawa dito ni Nyx. Lalaban pa sniper. Delikado yung sniper. Ayun na, nag-blink in. Patay ang sniper. That's a double kill for this Ricky. Arena of Blood, naibaba na nga rin. Kaso hindi makalabas si Resolution 9-8. That's a big swing. So, nagpusta na yung first 10 kills, di ba? BP. Konti na lang at aandar ng ating jeep. Timber, hindi ko inabutan. Ayan, hindi una. Hindi ko inabutan yan. Una lang yung Boris sa Phoenix. Ano, una ang sino sabay ng Phoenix? Hindi ko maalala. Ang inaano ko kasi... Ang pinaka-sure ako, Dazzle tsaka Meepo. Kasi yung ginagawa namin ng kuya ko noon, nag-1v1 kami. Ayun, yun, magkasabay yun. Dazzle, Meepo. Hindi, sila lang yata ang dalawa. Yun sila, ano, sila Darkseer, magkasama yun. Hindi, iwala yun. Alam ko iwala yun. Kasi nag-1v1 kami ng kuya ko lagi pag may nalabas na bagong hero. Bago versus bago. Tapos natatalo kasi daya ng Meepo eh. kami naman magkapatid, kuya ko, dadasal ako. Mag-aaskar naman siya. Kasi Gambit, naalala ko yan. Yan yung puro pera. Mas mayaman ka, mas malaki yung damage ng skill mo. Tapos naglabas mas... nila ng hero, Gambit pangalan. Din, tinanggal din. Yung Rubik, yun? Yung Rubik ang ano model. Si Mael. Mayev pala, Mayev pa. Tama ba? Mayev? Yung nagiging Crow sa campaign, si Rubik din yun, di ba? Ngayon, bago pa maging Rubik yun, gambler muna siya. Pero ito, namatay. 9-all, hindi na ako oh my God. Tanda ko yan. Taka. Excited na ako. Game mo na. Game mo na, saglit lang. May first 10 kill first natin. First 10 kills muna tayo. Hindi, marami kasing sumabay. Teka, balikan natin yan. Sabi ko sa inyo, ito mo, gusto kong ano, ikuin. Pero natanda ko yung Aegis. Ang ginagawa namin, bumibili kami ng Aegis. Diba, bibili yung core nyo. Bawa, yung makunat yung hero Axel. Bawa. Pag naubos na yung tatlong stacks ng Aegis, kasi tatlo pa yun eh. And ito na ko, namakamot yung Ricky. And safe na. Okay, walang ibabawas sa sweldo. Okay, back to the point. Okay, kwento ko lang. Kwento. Okay. Yung ano, yung Aegis, tatlong charges yun, bibili ko. Ngayon, kapag namatay ka, imbis na mapupunta ka sa kung saan ka namatay, babalik ka sa base mo. Buhay ka agad. Chainmail. Chainmail. Chainmail, tsaka... Papel yata. Basta puro paulat lang siya. Baklan yata. Ngayon, kapag ka naubos na yung stocks nun, binibigay sa support. Ganun ginagawa namin dati. Ibibigay na sa support kasi wala na siyang bilang. Kami naman, ang ginagawa namin nun, Bobo Build Days, SF, tapos nag-Aegis kami. Pag namatay ka mo, wala ka ng soul eh. So pag na-pop yung Aegis, hindi, ano, tatlong stocks yun, di ba? Yan. Ginagawa pa nga namin, isa pa na alala ko, Klinks, Sniper, tsaka Draw Ranger, naka-anim na Hyperstone. So, bibili naman ako. Paborito yun ng mga bata sa amin. Kasi wala nang gagawin. Babaril ka lang. Parang nag-CS ko. Nakaganon lang. Tapos, ano, Sven Benchpool, yung mga ganong kalokohan. Sun King Benchpool, Sun King SK.
Ganyan. Sun King Leoric Skeleton King. Skeleton King. SK pa rin yung tawag doon. SK eh. Kasi yung tawag. SK Skeleton. Isa pa yan pang newbie hero yan eh. Oo, sige. Newbie hero yan. Skeleton King kasi ang stun yan. Hindi, yung ang skill set niya, isa lang. Passive din kasi yung may vampiric. Meme nga dati na ano, yung letter T lang, yung keyboard okay. Kapag ka-skeleton. Kasi vampiric, and then... Critical. Mr. Incarnation. Tapos, di ba? Kaya sobrang daling gamitin. Tama. Plus, yun pa, yung life speed. Isa pang pang baby Dota player namin, Razor. Kasi madali lang siyang gamitin. Makunat yung hero, tapos madaling makapatay. Pero Soulbind, kinabit na rito. Tingnan natin. Phantom Embrace ay kapit pa. Pero Arena Blood. Pero napakaganda nung swap. Ang problema, hindi rin ganun na ilayo. Naabot pa rin eh. Oo. Naabot pa rin. Delikado dito yung Ricky. Nakapag-tricks of the trade. Hindi niya natin nalunan yung naka-corrosive. Oy, next. Pero delikado siya dyan. Patay. Yung Ricky 3-man down. 3-1 exchange. For the side of ano ha. In Razors. Ang hirap nun kasi... Although, two course pala although nakahuli sila ng hero, still, yung Arena of Blood ulit, tapos kapag nakaposition si no one sa likod, hindi talaga nila kaya sumabay yung dire-diretso. Eh, yan yung tama si Jonathan Montes. Auto-core, auto-GG kapag axe, dalawang ban. Alam mo yung maliit pa yung HP bar niya? Di ba, hindi pantay-pantay HP bar doon, nakadepende sa kung gano'ng kalaki yung collision size. So, pagka pinalaki yung hero, malaki din yung bar. Halimbawa, si Skeleton King, malaki yung bar niya. Eh, si Axe, maliit lang siya. Ganun lang kalit yung bar. Tapos parang walang damage. Ang nakakayamot kay Axe, hindi yun, hindi mo mahanap sa mapa kasi nagja-jungle. Oh. Tapos, pag lumitaw siya after ng, ano, siguro mga 15 minutes into the game, makikita mo yung Axe na yun, bumaraga sa army, dala-dalang, ano, dalawang Vanguard, tapos wala na, hindi nyo mapatay-patay. Oo, mga ganun. Vanguard, usong-uso Vanguard dati. Oh. Parang pati support nagba-Vanguard. Naalala ko yun, 1v1, naka-Vanguard pareho, putik. Nakakainin sa ulo. At mogul ka, no? Rate, ano, tag ito, Faceless Void, naka-Vanguard. Lahat, mga ganun. Yung tropa ko nga eh, ganun din eh, pero eto, may push ka. Then, patay. Full mamamatay. Nakakainis yan. Ayun, na-excite na ako sa usapan eh. Nakakainis yun kasi yung barkada ko every time kahit in hero naka-Vanguard. Nayayamot ako dun yung Lyca niya. Dalawa yung Vanguard, dalawa rin yung Battle Fury, SEM ako. Nahagip ako nung ano, yung unang kagat nung Lycan. Ayon kay Lycan, buhay yung HP ng CM ko, parang naging 100 ata. Tapos yung pangalawang kagat, wala na. Tinapay lahat? Oo. Ay, sorry. Hindi, isa, ano pa kami nun eh. Hindi ako na naglalabas sa GG. Garina. Di ba Garina yung server? Garina. Sa ano ako, Battle.net kasi ako. Battle.net, Yung PC shop ko kasi nun, pwede kang maglaro ng Battle.net para sa mga solo players. Okay. Tapos kunyang maramihan naman sila, ayun, gumagamit sila ng ano, ng Garina. Nalala mo Mineski Link? PNDT, Mineski Link sa ibang computer shop. Mineskis. Mineskis. Yung logo pa nila yung parang ano Chinese character yata yun. Diba? Makulitan lang naman. Ayan, yung lumabas din yung triple hood. Oo, yung triple hood of defiance. May nabasa rin ako kanina. Kilala mo ba si Shaku? Sino Shaku? Si Shaku. Karamihan ng mga heroes na lumabas kasunod nun, sa kanila galing yung maski. Alam mo ba si Invoker? Dati may luma pang Invoker. Yung Invoker na yung 27 yung spells. Si Shaku naman, ang skills niya, meron siyang charge. Meron siyang lasso, pero yung lasso niya, ipapasok niya sa loob niya. Tapos meron din siyang critical, tsaka isa pa yatang stomp. Inabutan ko yung invoker na maraming skills. Yung si Shaku naman, ang ginagawa mo doon, mag-charge... Ha? Yung kabayo, yung raider. Di ba mag-charge ka sa kalaban? Pag-charge mo sa kalaban, lalagay mo siya sa loob mo. Tapos magtitipi ka sa base. Tapos kasama. Napataya. Hindi ko alam yun. Si Shaku yun, Shaku. Raider yung ano niya model. Ayun ano yung sabi ni Yap, yung sinasako ka hanggang. Yan. Titipi ka pa uwi, lugi. Tangina, napakadaya. Sobrang OP nun kaya tinanggal. Punit si Axe kay Razor kahit na kadalawang Vanguard. Oo, madaya yung Razor dati, yung Frenzy. Kasi yung Frenzy may attack speed. Movement speed. Attack speed. Attack speed. Tapos may chain lightning ka ba, second skill. Chain lightning. Ano yung first skill ni Razor? Passive Frenzy, dip? Frenzy yung first skill. Yung ano niya, second skill yata niya yung may ano, biglang kikitlat sa paligid, unstable current. Ayun, may unstable kikitlat sa paligid niya. Di, meron siyang fireball. Yung unstable current ngayon, bibilis ka, mabilis ka tumakbo. Di ba yun yun? Hindi, yung yung aura mo, unholy aura. Unholy aura. Yung ulti niya yung may kidlat-kidlat na maliliit, biglang kumikidlat ng paligid. Pero ito, Arena of Blood, ginamit kay Kaysani. Arena of Blood, nagamit na nga dito. Pero dalawa pa sila nadamay dito, ha? Yung Ricky, nasa loob pa rin, hindi mapalabas ng guard. And walang magawa yung death traffic, hindi daw maganda yung death traffic pick mo, pero off. Slardar blinking in with that stamp. Naku, patay yung Slard. Ay, sayang Soulbind.
hindi nag-connect yung Chain Frost. Oo. Oh, ayan naman yun. Na late yun. Nagamit ah, special, na. Special edition lang daw. Yung inventory numpad gamit. Sobrang hirap na naalala ko. Numpad pa gamit natin eh. Oo. Swerte sa kaliweta yun eh. Pero next. Unholy Armor, Unholy Aura parang gano'n. Unholy Aura yung effect. Pero Unstable Current yata yung pangalan. Yung SS niya yung kumikidlat lang. Kumikidlat sa paligid. Yung parang sumang skill ngayon. Lupa. Oo, parang gano'n din. Tapos Radiance i-build mo. Naalala mo yung ano, yung Storm Spirit na every 6th attack. Kahit si Arkes, kayang isa ako ni Shaco. Uy, nabadaya nun. Ano nun, sobrang OP. Hindi na ako ata. Ano lang siya, kapag lang tinipe mo yung Special Heroes, SH yata, lalabas sila. Ay, hindi, SH, same hero pala yun. Medusa, isa pa, eh, ako, Medusa, taga lang, ito, Smoke Play coming in for Hellraisers. Pero, bang! Mabibibil! Naunahan pa nga sila dito, nag-blink agad kasi dito yung Stardar, patay. Pangit ang pasok. Pangit ng pasok niya, nagdalawang easy pa siya. Nag-hesitate siyang mag-ano yung magdabog eh. Naalala ko yung 6 na Helm of Iron Will. Ginagawa namin yan. Ang pinakamadaya namin ginawa, nasa pustahan kami, di ba? Yung courier namin, pinupunta namin sa well ng kalabas, kinukuha namin yung item. Kasi may shield yan, tapos kukunin mo yun sa may ano nila, sa may mga circle nila. Circle of life kung ano man ano, yan. Yung... Kukunin mo. Pwede yun eh, tapos ginawa, ano na, tinanggal na. Yung Medusa, kapag otopatay na yung courier. May chain lightning pa yung Medusa dati. Ah, chain lightning. Split arrows pa nga yun, hindi multi-shot, di ba? Ah. Split arrow yung first skill, chain lightning yung second skill, tapos yung mana shield. Purge yung SS mo. Ah, purge. Tama, purge. Kaya ka weird nga nun, no? Pero nakakapatay kasi yun ng ano, ng mga golem. Oo, kaya yun nga eh, di ba? Kaya nga pag may warlock, auto-pick yung Medusa. Kasi kapag nagbagsak ng ano, ng golem. Tapos defusal, bibigyan ka defusal. Oo, and defusal naman. Tanggal yung ano, golem. And defusal naman nun, 10 charges. Tapos, upgradable to... Hindi, wala pang upgrade nun, wala pa, isa lang. Hindi! Wala na ba, wala pa. Dota 2 na nag-upgrade yun. Ang defusal date? Hindi! Pang ano siya? Alam ko wala na talaga. Pang manta. Ah, manta. Oh, tama, manta. Manta. Oh, di ko sa manta. Tama, tama ka dun. Tapos may minus. Ang Yule Scepter naman, ang rule nun, 6 charges ang Yules. Ah. Kapag naubos yun, maging hindi hex. Ka pwedeng bumili ng bago. Pwede mong gawing hex yun eh. Kaya, diba? Oo, gagawin mo nga. Kapag ayan. Naubos yung 6 charges, hindi ka pwedeng magbumili uli nun. Mm-mm, tama. Kasi gagawin ng iba, ibibenta, bibili uli. Dahil mamadaya ang Yules. So gagawin ang automatic roll sa pustahan yun. Kapag naubos yung charge mo, kailangan mo siyang i-convert. Ang pinakamadaya nun yung Kellen's Dagger of Escape na pwede ka mag-blink kahit na na-attack ka na ng kalaban. Pero ang gandang Moonlight Shadow. Pasok na pasok. Oo, MLS. Galing sila dun sa may jungle at naubos nga agad dito dalawa ng Virtus Pro. Pero nakapag-out dito. Kaso dalawa support lang yan eh. Ay, hindi. Nakapag-out. Nakapag-TP na eh. Pero tingnan natin. Lalaban na ata sila dito. Ubus yata ito. Patay agad ang dalawa. Blink, lipid pa yung Mirana. Yun nga lang, namatay siya yung Kumari ko. Nakakupo. Leech, with the buyback. Let's see. Strike, nalabok po. Thanks, Lark. Ayan. Yun lang, napapop nga agad yung Dark Pack niya kasi tatanggalin niya yung ano eh. Corrosive Base. And eto na nga yung Ricky, pumasok. Buti na lang, may Clubs in it. So, well played. Sino may Clubs in it? Ah, siya, si ano din. Si Nyx pala yung may Clubs in it, si Ricky. Nagkataon lang na natanggal kagad ni Slug. Pero ang gandang play kasi nun, di ba? Hindi mo ina-expect yun sa side ng HR kasi sila yung nalulugi kanina. So, ang ganda nung pagkapasok na naka-Moonlight Shadow sila agad. Nakapag-setup sila ng maayos. Ang problem lang, hindi kagad nila nahuli si Sniper. So, napatay nila yung dalawang support pero still nakapag-combo pa rin yung VP. Nakapatay sila ng Death Prophet. Pero, ang pinaka-downside kasi, tawag dito, hindi nakaposisyon ng maayos yung Sniper. Parang nakapwesto lang siya na parang, sige, kailangan ko tumakbo lang ng tumakbo. And every second na parang kailangan mo lang ng tumakbo, hindi sila nakakapagbitaw ng damage. So, nakapaikot na maayos yung HR. Oh, napumasok si LTW, pero naswap siya. Nakuha na yung Roshan. Nakuha na agad yung Roshan. Pero hindi, sige, titimpain na lang tayo. Patay yung Slardar dito. LTW again, another add sa kanyang stacks. Nakapag... So, yun. Maganda sa ano yung kunahagip. Oh, naka-out pa sila. Bawi ng HR. May, actually, may gulong pa rin talaga tayo, di ba? Sooner or later, mas mahihirapan na si ILTW, yung Slark, na lumaban sa Ricky Maru. Nakikita natin, nahihirapan na siya. Bakit CM ba sa grid? Kasi yung CM dati, kaya mong i-frostbite yung well. So, pag pin-frostbite mo yung well, hindi 10 seconds yun. 10 seconds yun na hindi gagalaw yung well, hindi siya atake. Ngayon, may window ka parang isang segundong window na i-frostbite ulit kasi 10 seconds din yung cooldown nung frostbite. Hindi so, ko nagawain eh, kasi pag nagpupustahan, sabi ko nga, di ba, kaya ano mo yun yung kumakalat lately na, ano, yung, alam mo naman, walang magawa mga tao ngayon. Ah, yung mga challenge. If you're a Dota 2 player, if you're a Dota 2 ganyan-ganyan, yun mga nagpo-post sila ng mga picture na nanalo sila ng tournament. Ako kaya hindi ako nagpost ng ganun, wala ako, kasi hindi ako sumasali ng mga tournament. Ah, sa pustahan, kinakabahan ako.
Pero active ako sa ganun kasi nga ako yung nagbabantay sa pag may frustration sa akin. Okay, tama. So kapag gano'n, kapag kunwari, ikaw, yung team mo, nadayo ka doon ng maaga, alas 5. Oo. Sir, pwede may kapustahan dito 5v5, kakausapin ako. Di, sige. Tahanap muna ako ng kalaro nyo. Di, BPM ako sa mga tropa. Oh, pero may dayo dito. Ano, may gusto. Kunwari, may sinabing, oh, may, sige, kami. Okay, sige. Sasarado ko yung shop ng 7 para ma-clear, para makaupo lahat na magpupustahan. Mm. Tapos, yan, ako magbabantay ngayon ng mga meron na silip. Baka mamaya, yung mga nagkakakom sa atin. Tama. Uso sa amin yun. Sa shop lagi, sa shop ko lagi ang mga pustahan. Nadaya kami ng pustahan dati, naalala ko, sa helping. Kung alam nyo kung saan yung helping, basta doon helping. Helping sa, ano, sa Area F, Dasma. Tama. Sa Area F helping, ano, yung kalaban namin, SF siya, dinudurog na namin yung SF. Ang ginawa nung kampe, bumili ng maraming sanga, binenta nung SF. Maguhat kami, may shadow blade na agad-agad. May pero, lock-up. Ay, arena blade. Ay, nabigyan si Mibosh ka agad doon. Di ba magpa-buyback? Ayun nope. Na nga, nag-buyback na nga. And VP, ino natin? Wala, hindi ka. Ang no, gusto ko ginagawa na, ano, ng VP na sobrang aggressive nila kahit na yung HR yung may Aegis. Kasi, titignan mo naman, last talaga ng lineup ng VP, eh, di ba? And kung antay lang nila, na pumosisyon lagi yung HR, baka mangyari ulit yung kagaya ng kanina. So as much as possible, gusto ng VP na sila lagi yung mag-dictate ng teamfight para alam nila kung sino ta-targetin at alam nila kung paano rin papasok yung HR. Kasi pag nagulat sila, nagulat, yari sila. Kagaya dito! Ito na. Again, Soulbind, Toy Cushion, dami tinamaan ng Starfall, Chain Cross na, ibigay na nga rin dito. Mababa na yung HP ng Stardar, mamatay na naman yan, pero ay, naka-double kill pa nga dito. Yung Death BKB, no one. BKB kay No One. Ang tanong kalaban, nakapagano pa nga, Hurricane Pike pababa. Ay, ganda. TP na. ILTW. Asa ko ba? Ay! Makakatakbo ba? Nakakapag-blink strike, kaya ang bilis ng charges. Naubusan na naman na unti-unti. Sa tingin ko, pwede siyang lumaban eh. Kaso nawawala na mana. Yari yata. Smokescreen yata. Ay! Ang ganda naman. Ang paa natin naman. Stadyang. Smokescreen. Uy, lumalaban. Patay. Nagmimiss eh. Ganda. May swap pa. Grabe naman yung blade nila doon. Mali pala yung decision ko doon. De, sakto kasi. Sakto yung Inkswell. Eh, tatlo yung tinatamaan. Ay, buhay pa pala eh. Oo, tatlo yung tinatamaan nung Inkswell. So, ang laki yung damage output. Plus yung stun din na kayang i-provide. Hindi kasi nila alam na naka-Inkswell eh. Kasi nakatago doon sa ulti ni Slug. So, very effective yun. Kilala ko sila Shiro, actually. Sa helping, papuntang Bautista. Yan! Pagka, di ba, Lasal? Lasal, uusog. Kakabante ka pa ng konti. May masama pa akong kinakita na lugawan daw. Papaba naman. E di, alam mo rin, Earth Days, James Wansing. Earth Days, may... Sila Shiro, kasabay namin, sila Pumba. Bata pa ako noon, pero sila yung top player noon. Sila lampas, Shiro, sila Pumba. Sila Kuku kasama namin. Lampas lang ng, ano, lampas lang ng Spag House. Ah, Spaghetti pa, House. Nalala yan. Earth Days. Spaghetti House na may, ano, sizzling spaghetti. Naano ako dyan kasi na may kat... Sorry, ah. May kalokohan akong ginawa dyan, eh. Sa shoutout nga pala siya, Shiro. Wala tayong alam yan. Yun lang. Yun wala tayong alam dyan. Hindi namin alam yan. Pero nalala sila Pumba. Kasi si Pumba, ano, kapareho ko ng school nun. May ginawa kung kailan niya sila Pumba. Sa Earth Days. Sila Shiro, sila... Ano mo ito yung mga kasabay nila, eh? Sila Clark, Kupo-Kupo. Sila Clark, Kupo-Kupo, kasama nila sila Kuko nun. Kaya mga ganun yung mga pangalan nila dati. Kuko, Kupo-Kupo, sila... Kamukutaw. Sila Kimo, nandun din. Gentry kasi si Kimo eh, di ba? Hmm. So, sila din ang nagtatabay sa task. Yung sinasabi, ano, may ano ko dyan, muntik ako mabugbog. Ay, talaga? Kami din eh. Sa ED, muntik ako mabugbog dyan. Kasi di may naglalaro pustahan. Ah. Kasi ikaw yan naglalaro ka na ganoon. Ang nung pag-unang pagpasok ko noon siya, akala ko ikaw yung tropa ko. Ay, talaga? Eh, nagpupustahan ano, pala. Ask mo. Ginawa ko, ginanong ko sa balikat, hoy! Nagdodota ka pala! Ano kaya tayo? Yung pala, ibang tao na pupustahan. Bigla akong tinignan na ganoon. Lahat ng tao sa shop, eh, kinala ako doon. Lahat ng tao sa shop, naglabasan. Ay, sila the boy. Yung mga nagpipigil ng tawa. Lahat sila umalis, iniwan nila yung nagpupustahan. Tapos, no. Sumigaw sila doon sa labas sa kalye. Yun, ano mo yung tawa na lang, bobo, hindi naman siya na yan. Yung gano'n. Yung muntikan kami nadali ka tuloy. Muntikan kami mabarangay kasi parang 15 katao ata yung lumabas, tumawa ng sabay-sabay, tapos galit na galit kasi natalo sa pustahan yung ginanong ko. Ah! Tapos sinahanap ako nung ano. Mali ka nga kasi doon, Boss P.
Inaamon ako ng away kasi nga natalo yung pustahan dahil sa akin dahil nga kinalabit ko. Taga saan ba kayo mga sir? Kilala yan sila The Boy. Sila The Boy, si Runin, si Pepeo. Sila... Baka mga taga Cavite yung mga yan. Pangalan nito? O dayuhan lang talaga. Si Arts, kilala ni Arts yung mga kilala ko. Taga doon. Sila, mga tambay sila ng ano, ng MI Dasma kasi. Yung mga yan. Arts, sila The Boy. Arts natin. Arts natin. RTZ na may A. Hindi, may bahay sila sa Dasma. Kilala niya yan sila The Boy. Diba? Eh, ang gusto ko buhay na buhay yung chat. Ah, Area C. Tambay siya. Ah, taga Area C. May chef kasi yung Area C, Area C, Area C, Area C. Wala lang, chat ko lang. Tambay din kami ng Area C dati. Kilala mo si Noki? Noki Vega? Noki? Hindi. Si ano Tubig. May kilala ko sa player sa amin, pahalang Tubig. Si Manok ba yan? Si Manok? Si Manok ba yan sinasabi mo? Ah, may makilala nga ako Manok. Hindi, wala akong team mga sir dati. Kasi ano ako, may PC ako sa bahay. Doon lang ako naglalaro. Pero nadayo rin kami minsan. Tamang takot lang sa tano. Kung ang sinasabi nito ni Beno, ni si Malin Beroya, eh si Manok, ang pangalan nun Mark, baka kilala ko. Kasi Noki yung sinabi niya eh. Pero kung iba, baka hindi. Basta ang taga sa amin, ang mga batong time na yung bata pa nga nun. Yan sila, dito, sila Krait, sila Krait. Si Lucibay. Si Lucibay. Ah, talaga? Oo. Sa shop ko nga naglalaro yung mga yan dati, mabata pa yan. Silang dalawa ng kapatid niya, si Busog. Eh, talaga nakita namin noon may potential. Kaso, nakikita mo ng potential. Ang problema nga, sobrang bata pa. Literal, sobrang bata pa. Ganon din sa Dasma, madami ganon. Grade 2, kumbaga ako, ilang taon na ako noon. College na ako noon, third year college na ako noon. Sila Krait para mga grade, sila Lucify, mga grade 2, grade 3 pala. Bata pa. Oo, silang dalawa ng magkapatid. Ako, madami lang yung bata noon. Saka yung mga kakampi niya, sila Keiko, sila bukas na sardinas. Sa amin naman takot naman kami sa mga top player nun. Nakatakot talaga yung mga mukha ng mga top player dati. Alam mo yung parang may aura. Pag lumapit sa'yo, parang nakakatakot agad. Si Bata. Ah, si Bata. Kilala ko yata si Aaron eh. Si Daddy Long Legs. Parang kilala ko yun. Yan yata yung nanonood din dati sa Focus Fire. Taga sa Litran. Loyo nung napapatingin mo. Si Kenchang, kilala ko. Ah, si Kenchang. Kilala ko lang sa pangalan. Sa pangalan din. Ayoko hindi, nung nagpo-photographer kasi ako sa The National. Ah, talaga? Siya yung ano, ewan ko, nakilala ko siya dahil doon sa kapitbahay namin. Si Sahara. Ansiplado ko yan niya. Kilala mo si Sahara. Sila, basta tropa-tropa sila dati, sila Kim Pacheco, ganyan. Si ano, si Fox na pa. Di pala sila tropa, mag-away pala sila dati. Si Fox. Ngayon, dikit kami niya ni Fox. Pero nung ano, season 1 ng The Nationals. Oo. Napakasuplado niyan pag nakikita ko dun sa Garayat pag pumupunta ako. Oo. Sabi ito, 4 months smoke play muna, mukhang aagaw sila. Pero mukhang naging masungit yun. IPW ha. Kailangan sila abot. Abot, nag-emilis. At ito na nga, pinors agad nila yung teamfight dito. Arena of Blood, mabibigay na rin. Pinasok na agad. Patay agad si Zayang, immediately going for his buyback. Pero Aegis, makukuha agad din Owen. Ito na, yung bakbaka na hinahanap nila. Makapag Hurricane Pike out. Meron ng blink-in din agad dito. Yung Ricky Maru, sige. Takot siya, labas siya. James Rowe, pero yun lang. Ay, hindi na pag-James Rowe. Solo, mamamatay dito. Let's see, lalaban na. Ayun pa, napakagandang swap. Resolution, mabay 8. Nakupo. Double kill para kay Death Prophet in ILDW. Ayan, bumabakbak din siya dito. Tatlo na patay sa Hellraiser. Ang tanong, kaya pa ba damihan? Galit na. Nakupo, Death Prophet, agagalit sa inyo yung BP. Pero si Zayak, makakapatay ng double kill pa nga sa kanila. Hindi ba na ganyan? Parang... Nag-buyback ba yung Mirana? Hindi. Hindi? Yeah. Ang nag-buyback yung dalawang support ng Virtus Pro. Ang kulit nga eh, kasi parang, di ba namatay kagad si Grimstroke? Na-punish kagad siya ng RH. Ngayon, nag-buyback si Grimstroke. Nag-tipis siya sa Shrine. So, yung ginagawa ni Lich, inaantayin niyang dumating ulit si Grimstroke para pagka Soulbind, diretso agad sa Chain Frost. Ang problema, pagkabitaw na pagkabitaw nung Soulbind, binato yung Soulbind, namatay naman kagad si Lich. So, si Lich naman nag-buyback, itry niyang humabol din. Pero habang nangyayari kasi lahat ng yon, atake lang ng atake si Slark. So, sobrang dami na nung IG na nakuha niya. Tingnan natin kung gano'ng dami nakuha niya. 26. 13? Tapos yung 13 26 yung... 26 from the right clicks. So, sobrang sulit nun. Normal siya ng normal. And unti-unting nauubos yung mga buhay nung HR. Magaling tong ano ha, magaling tong match na to. Inos nila yung laro. Para makapagkwentuhan tayo. Di ako taga Molino. Walaan mo, sana. Busog ng Munti. Ba't sa Munti kilala si Busog? Dumadayo rin kami ng Molino dati. Si Busog, taga San Pedro nga yan. Kapitbahay ko yan. Yung magkapatid nga yan, si Lucify, yun nga si Krait, at saka yan si Busog. Kilala ko sila Macpogs. Pero hindi nila ako kilala. Kasi hindi nga ako nadayo. Kilala ko lang sila. Si Macpogs. Sino pa ba yung mga kampi niya? Sila Pat Maranan. Yan si Pat Maranan, kilala ko. Kabiti yun. Si Pat talaga kilala ko rin ako no, kasi ano, may classmate kami nung college. So yan. So magkakampi nun, si Pat, si Macpogs, sila ano, Iris.
Ah, sila Eris. Ah, sila Eris. Si Van. Si Van. Sila-sila. Kasi si Eris at si Van matagal na magkaibigan. Ano mo tawag yung team nila nun eh? Basta sila magkakampi. Si Macpog, si Pat, si Eris, si Van. Di ba S1? Tsaka si Grim yata. Di ba S1? Bago S1 sila? Lycos? Uh-oh. Hindi, bago pa nun. Bago pa? Bago pa. Arcanis? Hindi, bago pa. Ay, hindi ko na matanda. Yung nalimutan ko yung pangalan nila eh. Powerpuff Boys yata. Nakakalimutan ko na din. Dasma ako, Dasma. Taga Dasma ako. Hmm. Powerpuff Boys, sila Pat. Tanong mo, Powerpuff Boys. Macpogs. May isa pa silang tropa yung ano, yung medyo may team, yung may comp shop na. Tanda ko nung dumayo sa amin sa Lipa sila Santino, katapat Razor na naka-aganim sa trip pressure. Napakadugas naman kasi talaga nun, di ba? Ayun sila Birds. Magawated, nung nagdodota pa ako ng masipag-sipag, si Ferds, medyo malakas yun. Napaganda pa nga yung ano. Yung kapatid niya, hindi pa ganun kalakasan, pero sabi, naging lumakas. Ang sabi ko, ang topic natin, aso, outside ng Dota 2. Nangyari na, oh, outside naging, naman ng Dota 2. Naging kabite ang muna. Hindi, outside naman ng Dota 2, yung topic. Dota 1 nga lang. Dota 1, oo. Sila Ferds, naalala ko. Nakalaro namin sila Ferds. Powerpuff, Powerpuff yun, Powerpuff, P.O.P. Isa sa talang nakalabas. Oh, ayan, mga dating ni Mushi. Ayan, yung mga dating ni Mushi talaga, matik yan. Diyan ka matatakot eh. Sino ba? Gentry, dumayo din ako ng Gentry. Sila ano, sila... 60 NIP, pating niya ako sa ko. Pangalan nito? Tangi, ako nga magmuna magagwentuhan sa mga viewers sige, natin. Sige, sisilip lang. Gentry, na. Kilala ko sila ano, sila Shoko. Kung kilala niyo sila Shoko. Anong map? Sila, sino ba yung mga tropa ko doon? Nalimutan ko na. Basta sila show ko. Sila Louis. NIP map pick. Pero marami kasi talagang malalakas talaga sa Dasma doon. Naalala ko, dinadayo kami doon eh. Tapos ano lang, nagpupustahan lang na medyo malakihan. Dadayo lahat ng tropa. Pustahan sila malakihan na dire-direcho. Parang patong-patong, pat money. Oh, 20k isang game. Tapos biglang roll. So 40k na. So roll ulit. Ano na, 80k na. Magugot ka, ubus na yung tapera ng dayo. Uwi na sila ulit. Dasma, taga-dasma nga ako mga sir. Taga-dasma, taga-dasma. Salitran, taga-salitran ako. Kami hindi mao, kaya lang kami may ano, may ano sa Dasma, yung mga alam kaming lugar. Kasi, ano naglasal yan si Boss B. Kaya so hindi kami nagpang-abot. Oo. Malayo yung gap namin. Oo, sobrang layo yung gap namin. Umalis ako ng 2007 doon, ikaw kapapapumasok ka na ng 2009. Oo, Gentry tambay ako ng MI Gentry dati. nung opening niya, nagsumali kami ng opening tournament. Inuwian lang namin kasi sobrang tagal, alas 12 na, hindi pa tapos yung tournament. Edi umuwi na kami, yung natalo namin, kasabay namin sa jeep. Bad trip sila eh. Natalo namin sila, di ba? Sabi, okay na yan, tapos na tayo. Ano na lang, parang top 4 na lang. Okay na yan, uwi na tayo. Sabi, kasi parang na-enjoy lang namin, kasi may trabaho na ako eh. Na-enjoy na lang namin, so uwi na kami. Yung natalo, uy, gandang araw pero naka-dark pack. Pakahusay, nakita niya na yung araw sa malayo, so... Pinap niya agad yung Dark Mark. And nakakonsume pa nga yung buyback dito. Kailan lang si Cholo? Nung ano, nung Vengeful Spirit. So, kailangan nilang bumasag. Napap na ba yung Aegis? Hindi pa. Si Cholo kasabay ni... Ay, gusto ko talaga yung magkwentuhan eh. Si Pumba, kasabay nila Pumba yun sila Cholo. Oy, teka lang. Ba't nakakalabasa ng edad dyan? Pero ito, Arino o Vlad. Dalawa ang naipasok. Nagalit yung guard. Pero uy, sino mababa yung Aegis? Galit na galit na sila ito. Pero lumabas siya. Nagpop ng cheese. Another swap. And, naku, dieback pa nga dito si Miposh kapag nagkataon na yun. Unang namatay yung Death Prophet, and there you go. GG will be called. Nakaupo. Sa mabilis. Tingin ko wala na tayo, huwag na tayong mag-break eh. Mag-usap na lang tayo ng viewers. Panalo ko. Ha, panalo yung ano. Ah, panalo tayo! Lahat ng tabs na tinayaan natin. Match winner. Hindi. Gano, game 2. First blood. Tsaka first 10 kills. Yung... Napakasarap naman, yeah, Boss. Yung, direct, ah, yung... Kumakabig tayo na ba 200? Yeah, 21 na lang tayo kaya, huwag tayo itigil to. Tagalasal Dasma kami pareho, Boss. Ako, dumating ako doon bago pa mabuo yung MI Dasma. Yan na lang yung clue ko. Dumating ako doon bago bumuo yung MI Dasma. Ako hindi pa uso yung mga miniski. Pero naabutan ko yung MI Dasma doon. Naabutan ko rin yung may mini-stop pa sa baba, yung bilihan ko ng kariman. Di ba may doon sa Gate 3? Ay, Gate 1. Sa Gate 1. Oh, Gate 1. Tumawid ka. Oo, may mini-stop doon. Texas, tsaka ICT. Ano yun? Texas Chicken. Wala na nung chubby. Wala na kami nun. Ang meron namin nun, Chubby Musubi. Chubby Musubi, dati, tsaka ano, mini-stop. Pag tumawid ka ng, di ba, Gate 1. Oo. Tawiran yun. Oo. Pag tumawid ka doon, parang may building doon, Texas, ano yun? Ching Texas Chicken. Oo. Tapos pag umakit ka sa second floor, doon na yun yung Jatainas. Ah, Jatainas. Pero ang luman-luman Jatainas, doon sa may bandang area. Yung Jatainas na yun, Airbase. Yun yung naging MI Dasma. Oo. Oo. Tapos, netop,
Netopia yung sa kabila, di ba? Di ba? Pagtawid mo. Oo. Kakaliwa ka, 7-Eleven. Netopia? May Netopia doon? Oo. Wala ang tanda mo na, Boss P. Di ba? 7-Eleven. Wala naman Netopia doon. Di ba ito, 7-Eleven. Di ba may pababa? Di ba? Ah, kailangan ko na. 7-Eleven. Yung may puno ng parang sampalok, yun sa kaya papuntang SM Molino, Palas Piñas. Ah, tama. Yung susunod na sakaya nun, yun yung sakaya papunta sa amin, sa Laguna, San Pedro. Ah. May puno ng sampalok doon. Ang katapang doon, Netopia. Oo, yung malaking malaki? Eh, puro kainan na yun ng amin. Kainan na yun, naging atoys na yun. Oh, yun, atoys. Tuding, so. Tsaka meron pa isa yun. Yun. Yung parang sislingan na ano, anli kanin. Ang anli kanin nila, isang malaking ganun lang, pero hindi anli kanin. Doon ko nakaaway si Ketchup Eusebio. Ketchup? Ba't nandun siya? Tagadas mo yun eh. Wala, wala naman Netopia doon, mga sir. Matatanda na kayo. Netopia, wala naman Netopia doon. Meron Netopia doon. Pwede ka pang kumain sa loob noon. Look. Oo. Netopia. Netopia yun. Netopia, panahon yun. Ayan o, no, sabi ni Case, oh, di ba? Netopia yun. Oh. Bilihan ng Black Bat na Yossi. Hindi ko bilihan alam. Ng Black Bat na Yossi, tsaka good. Oo, oh, ano yan? Dun yan ano sa yung concept sa kabila? Migibytes? Migibytes? Earth Days nga yun. Hindi, Migibytes, alam mo. Hindi ko na inabot. Migibytes yata. Panahon na namin Earth Days, ED. Migibytes. Oy, wala na yata Earth Days. Ang naalala ko, saan malapit? Malapit sa DB Top Silog. Yung pababa. Hindi mo nabutan yun. Ano mo nabutan? Kasi nga. Yung Xerox machine, alam mo yung Xerox saan? Na may pababa. Hindi, may pababa. Diba, gate 1. Gate 1. Nag-usap na ng kalokohan dito. Gate 1. Pag-alabas mo ng gate 1, halimbawa nakaharap ka sa palabas. Ganun ka. Mm. Tapos bigla kang kakanan. Kanan. Pagkakanan mo, dire-diretso may Mickey Bites. May pababa yun. Yung pababa nun, may Xerox saan dun bago bumaba. Sa may video dulo. Tapos, yung katabi nun, DB Top Silog, tsaka Xeroxan. Yung, ano yun, matindihang Xerox yun kasi kahit mga taga Perpetual, ay taga LPU, napunta doon para magpa-Xerox kasi bookbind. Nakalimutan ko na yung mapa, yung ganun eh. Basta wala na, iba na yung ngayon kasi ano na sila ngayon, tinanggal na yung mga tuhog-tuhog doon. Basta natatandaan ko yung may kainan nga doon yung bahay. Tindahan kasi ng mga frap meron. Oh. Yun yung ano, pagbaba nun, ito yung kainan dito sa kaliwa, parang bilyaran, merong may malaking logo na sign ng Taugama. Ayun yung natatandaan ko. Oo. College day. Naalala ko yung mga com shop dati, punong-puno ng posters yun. Ah. Diba? Ragnarok, MU, Gunbound, Miggy Bites. Oh, Miggy Bites nga. Miggy Bites. Ay, may studio sa lalim. Mag-usama natin yung... Apat na studio. Ano natin. Bet muna tayo. Ayaw mo ituloy. Ako okay lang. Tutuloy ko na to. Nag-enjoy ako mag-usap eh. Natutuyo wala, ako na lang. Okay lang. Ako okay lang. Iwanan mo ako dito. Kami mag-uusap. Teka. Mga sir. Match winner. Match winner tayo, BP. Meron na tayo. Kumusta tayo dyan? Oo, oh, iwanan mo kami. Okay lang. Oh, ano to? Pwede bang pumusta pareho? Pwede ba yun? Ah, talaga? Abnormal pala itong laron to. Ay, sorry. First blood. Oh, sabi tayo first blood, Boss P. Pareho lang naman. Napuso pa yung match winner natin. Pareho lang naman eh. Nasa momentum yung Virtus po. Naalala ko talaga yun. Dami ding ano, studio sa Dasma. Ay, sa MI. Sa Lasal Dasma. Sa baba. Puro kasi nagbabanda mga tao doon, di ba? Puro studio. Katabi ng mga concept. First Blood BP. Ah, First Blood BP. Elevators first 10 kills. Ah, first 10 kills, Elevators. Ah, Match winner. Tanggalin muna natin ito. Kasi meron na tayo yan. Meron na tayo dyan. Eh. Magkano to? 200 lang. 200 yung ano, first ito, 200 blood. Lang din. Tapos 286 yung first 10. First 10 kills? Ah, sige, ikaw na. Na para eh, nagastos ko sa MU. Ako hindi ako nag-MU dati. Ah. Ayan, dyan ako nag-MU. Okay, palag na yan. Dyan ako nag-MU, tsaka ano, tsaka MU pati Gunbound. Kapag naumay akong ano, mag-MU, lilipat ako Gunbound. Pinakamalaki kong gastos, Ragna siguro, nung bata ako, bago ako mag-Dota. Dyan ako nagpa-ano, dyan ako nagpa-Silver Dragon. Ang baon ko dati, 50. Ah, Blue Dragon pala, Silver ano daw? Kaya nga. Yun nga yun. Ang baon ko dati 50. Bibili lang ako ng rice, ano, siomay rice 20 pesos. So ang pera ko 30 na lang, 'di ba? 10 ay 20 pesos pang rent sa internet sa computer shop ng isang oras. Tapos 10 pisong card ng Ragnarok. Ah, akala ko pa oo, akala ko pa mas. Hindi, 10 pisong card ng Ragnarok 'yun, pare, 1 hour ako maglalaro. Tapos sabihin ko, ate, hanggang maubos na lang 'yung load ko kasi 1 hour naman 'to eh. So ubusin na natin kasi 'di ba magta-top up ka pa. Ako ang baon ko nung ano nung college ako 200 eh. Oh, rich kid. Ah, college. Wala akong sa mula. Hindi maliit kasi, na sa akin. Kasi, baon ko lang. Hindi mo ako nakadorm eh. Ako din, uwian ako. Eh, Dasma ka lang. Ah, Dasma na ba ako? Laguna ako eh. San Pedro, uwian ako eh. Taga Salitran lang tayo, mga ang sir. Ang pamasahe ko noon, 35-35 eh. Kung may mga tropa tayo dyan, taga Salitran, kung kilala niya sila, ano, Carpoy. Yan, 40, kalaro ko lagi yan. Ang pamasahe ko kasi noon, 40 yung van papuntang Dasma.
So 80 papunta pabalik. Huwag na. Ako, huwag na. Masaya na ako dito. Eh. Nag-enjoy na ako. 80, tapos pangkain ko, 50 pesos to 60 pesos. Ah. Tapos,